ito lang eh. Legit pang Empower to Show Vision. Legal ba yan? Malamang naisip mo na ito. Diba? Sinasabi ko po sa inyo, pag dati sa legalidad, ako na masusunod. Pag dati sa legalidad, ako na nakakaalam. Huwag namang mas maalam pa sa abogado. Tama eh. Isang matitigas din ang ulo, mas magaling pa sa abogado. Ano ko pinamitin yan? Ano ko, illegal. Wala na. Tuturuan ko kayo ha. Legit o legal ang empowered consumerism sa anong basihan? O ito, yung ipapaliwanag ko sa inyo, kasi baka ito ang medyo, baka ito ang nagbibigay sa inyo ng duda kung sasali o hindi. Baka ito ang dahilan ng mga distributor para hindi hatawin ang empowered consumerism kasi natatakot. Baka illegal. O, ito ang tamang batas. Republic Act 7394 o Consumers Act of the Philippines. Ang Consumers Act of the Philippines, ito po yung batas na nag-define ng pyramiding na sales. Tandaan niyo po ha, ang pyramiding po ay hindi po sa structure. Kaya pag may nakikita-kita ka dyan na parang structure na parang nagmumukhang pyramiding, kinakabahan ka na. Ano ko pyramiding? Hindi ganun. Ang pyramiding ay nasa activities. Okay? Ano yung pyramiding? Ganito, tatagalogin ko ha. English kasi. English. Tagalogin ko na ko ng pyramiding. Ang pyramiding kasi is yung maghahanap ka ng investment, maghahanap ka ng tao magbibigay ng pera, at doon ka kumikita sa pagbibigay niya ng pera. Itong taong nagbigay ng pera na ito, ay maghahanap din ng tao magbibigay ng pera, at kikita siya pag nakahanap siya ng tao na magbibigay ng pera. In other words, ladies and gentlemen, wala siyang product, at kumikita siya sa paghahanap ng investment. Okay? So, doon, yun ang pyramiding. Ang empowered consumerism ay legal. You know why? Kasi nagkakapumilin tayo ng komisyon. Kasi nakakabenta tayo ng package. Nakakabenta tayo ng package. Yun ay komisyon natin. Kasi bilang pasasalamat kasi kung hindi dahil sa atin, hindi makakabenta ang kumpanya ng package. So legit. Number two aspect. Paano malalaman na legit sa kumpanya? Dalawa dapat ang registration ng company. Okay? Ang empowered consumerism po, naka-register po yung kumpanya sa Securities and Exchange Commission. Tapos pangalawa, hindi sufficient yung para maging legal ang isang kumpanya. Dapat yung activities o yung negosyo niya ay naka-register din sa isang government agency. Dahil ang empowered consumerism ay nasa direct selling, may separate registration po tayo o license from the Department of Trade and Industry. So dalawa tayo, naka-register tayo sa SEC at naka-register tayo o may license tayo to operate as a direct selling company sa Department of Trade and Industry. Kaya ganito yan. Kaya minsan yung mga iskam-iskam na yan, ipapakita lang sa inyo yung registration ng kumpanya sa SEC. It is not enough na naka-register yung kumpanya. Ang tanong is, yung activity mo ba na investment? Diyan ba ay may license din na isang government agency or in which case Securities and Exchange Commission? Ayan na, ang dami na sinabi. So dapat dalawa yan. Hindi porke naka-register yung kumpanya, legal na. Hindi. Dapat yung activity niya of solicited investment ay may corresponding authority sa Securities and Exchange Commission. Kaya masarap ito lang, strictly speaking, sa mga distributors, we should not be offering this fund as an investment. Tama. Avoid, para wala technicality, avoid the use of the word investment. Kasi in the first place, empowered consumerism is not an investment company. It's a direct selling company. Yes. So, misang kasi may gano'n, oh, nakalik ka, mag-anong ka-accounts?